pagbabagong kultural sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Natutuhan natin ang pananamit at balamuti. Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsusuot ng damit na may estilong Espanyol. Ang mga lalaki ay nagsipagsuot ng sombrero, pantalon, jacket at sapatos. Ang mga kababaihan naman ay nagsipagsuot ng mahabang palda at blusang yari sa pinong tela at barot saya. Sa pagsisimba, ang mga dalaga at matatandang babae ay naglalagay ng belo sa ulo. Nagsusot din sila ng mantilya o itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinapatong sa balikat. Isa sa madalas sinusuot ng mga kababaihan ay ang Maria Clara na sumasagisag sa huwarang kababaihan. Pagpapangalan. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria degree of 1849 binigyan ng apelyidong Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De La Cruz, De Rosario, De Los Santos at Santiago. Nakatala ang mga ito at mahigit 61,000 mapagpipili ang apelyido sa Katalogo Alfabetico de Apelido. Musika at sayaw at mga pagdiriwang. Makikita ito sa kanilang mga ritual at lokal na pagdiriwang. Para sa mga Espanyol, ang mga tradisyon ito ay isang balakid para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dahil dito ay ipinagbawal ang tradisyonal na sayaw at musika ng mga Pilipino. Kalaunan, dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, ay pinakilala ang iba't ibang kapistahan para sa mga santo. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika dahil kahalintulad ito ng mga instrumentong katutubo. Natuto silang tumugtog ng flauta, violin, harpa at piano na dala ng mga Espanyol. Sa paghahalo ng sinaunang tradisyon at bagong natutuhang musika, ay sumibol ang mga tradisyon sa pabasa, Flores de Mayo, Santa Cruzan. Napatanyag din ang harana na isang kundiman o awit na pagsinta. Ito ay inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang niligawan. Nahaluan din ng impluwensyang kanluranin ang mga katutubong sayaw tulad ng itik-itik at tiniklin na sinayaw sa indayog na lahota at polka. Mga lutuin. Ipinakilala ng mga Espanyol ang iba't ibang lutuin tulad ng menudo, apretada, relleno, mechado, paella, puchero, caldereta, callos at leche flan na nadagdag din sa harap ng kainan ang mga pagkain naka-preserva tulad ng hamon, sardinas, longanisa at iba pang pagkain. Naging bahagi din sa kasangkapang tulad ng plato, tasa, baso, mangko at platito. Panitikawika at sistema ng pagsulat. Dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan upang mabilis at pagpapalaganap ng mga aral ng Kristyanismo. Inalis ng mga naisulat na katutubong panitikan at ipinalit ang mga kwento ni Kristo. Nalimbag ang Doktrina Kristiyana noong 1593. Ito ang unang akalat na naglalaman ng mga dasal. Sinali ito sa wikang Tagalog upang lubusang maunawaan at maintindihan ng mga Pilipino. Tinawag na Ladino ang mga tapagsalin sa Pilipino na siyang naging unang manunulat sa wikang Espanyol. Si Gaspar Aquino de Belen ang pinakatanyag na Ladino sa panahon ng Espanyol. Ang dasal na bena, talambuhay, ang mga santo at santa, mga awit, korido, tula, kwento at sarsuela ay ipinakilala rin ng mga Espanyol. Madaling natutuhan ng mga Pilipino
ang wikang Spanish dahil sa pagkakatulad ng tunog ito sa wikang katutubo tulad ng Tagalog, Ilocano at Bisaya. Kalaunan ang wikang Spanish ay naging bahagi na rin ng wikang Pilipino. Madali nilang natutuhan ang wikang Spanish mula sa pagdalo sa misa, pag-aaral ng mga dasal, katikismo at pakikipag-usap sa mga Espanyol. Samantala, ipinagbawal din ng mga Espanyol ang paggamit ng baybayin sa pagsulat. Sa sining naman, temang pangrelihiyon ang malimit na paksa sa mga likhang pinta at iskultura sa panahon ng mga Espanyol. Kalimitang pinipinta at inuukit ang mga hawangis ng mga santo, Birhing Maria at ang banal na santo at ilang mahalagang tagpo sa Biblia. Nag-ukit din sila sa mga disenyo na pintuan, haligi, sulok at pulpito ng simbahan, gayon din sa karosa, sa sasakyan ng mga imahen ng santo. Bukod sa paggawa ng mga imahen ng mga santo, ginawa rin nila ang mga retablo, altar ng simbahan at mga pinta ng mga kalikasan. Sistema pang-edukasyon. Bago dumating ang mga Espanyol, walang formal na edukasyon ng mga sinaunang Pilipino. Ang kanilang mga magulang o mga nakakatanda ang nagsisilbing mga guro. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagkaroon ng pagbabago sa edukasyon. Ang mga pari ang nangasiwa sa sistema ng edukasyon pinairal sa bansa. Nagtayo ng istruktura ng pagsasanayan ng mga kabataan, ngunit karaniwan, mga maiyaman at may dugong Espanyol lamang ang tinatanggap. Layunin na turuan ng mga Pilipino na mamuhay ayon sa pamaraang Kristyanismo. Ang mga paralang pamparokya ay unang paralang itinayo, itinatag ang mga misyonerong Agustinian sa Cebu. Ang unang paralang pamparokya kasunod ang kolehiyo ng mga kalalakihan at kababaihan. Noong 1589 ay itinayo ang kanaunahang pamantasan sa masa, ang Universidad ng San Ignacio. Sumunod na itinatag ang Universidad ng Santo Tomas noong taong 1611. Ito ang pinakamatandang pamantasan ng bansa ng Pilipinas. Ang arkitektura, upang gawing matibay ang mga pinatayong istrukturan tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato, noong panahon ng kolonyalismo, ginamit ng Espanyol ang estilong Antillean. Ang estilong ito ay buhat sa Antilles sa Central America at hindi mula sa Espanya. Ito ay pinaghalong impluensyang arkitekturang Byzantine, Baroque, Gothic at Moro. So, yan po ang ating mga natutuhan mula sa Espanyol.